My dad is like a hero to me. Parang daddy's girl ako. Magmula nang lumisan ang ama ni Jennifer patungong Saudi Arabia, ang pangarap niyang masayang pamilya ay isa ng suntok sa buwan. Papa! Dahil sa hapding dulot ng pag-alis ng ama, madaling nabulag ng pagkalito ang damdamin ni Jennifer. I started to parang have questions about my identity, my sexuality. Doon na parang naku-confuse ako sa mga emotions ko. But there was no one to talk to about it. My mom was also working. Ba't ka nakatulala, sabi ko? Nahatrak lang kasi ako kay Jillian eh. Hindi ko alam. So tomboy ka? Out of curiosity, I entered a relationship with a lesbian. That was my first relationship. And somehow, a part of me na nasasatisfy yung longing ko of attention, of care. Sa kagustuhang matugunan ang malaking kakulangan sa buhay, ipinamigay ni Jennifer ang kanyang puso sa iba't ibang relasyon. Doon na nag-start na wala yatang isang buwan na naging single ako. Palipat-lipat, papalit-palit, may kasabay na ka-fling, may boyfriend ka sa text, may boyfriend ka sa personal. Hanggang sa isang araw, sa pag-uwi muli ng kanyang ama sa Pilipinas. Galing ako ng school, ang tao lang sa bahay namin, I think it was my ate. Oh, nasan sila? Tapos ang sabi niya, nasa barangay. Anong ginagawa dun? Nag-aaway sila. Nagkakasakitan na. Kailangan nilang maghiwalay. Kayo kasasama? Kay mom or dad? Bakit may ganun? Tapos sinabi nga ng ate ko na kasi si dad naging unfaithful nga daw. Dahil naku-confuse ako, ang ginawa ko, sabi ko ayoko. Hindi ako mamimili. So, lumayas ako sa amin. Jenny! Ina-attempt ni dad na pauwiin ako ng bahay. Or pinunta niya ako sa bahay ng kaibigan ko. Pinapauwi niya ako, tapos ang tanong ko lang sa kanya. Dad, totoo po ba? Sorry lang siya ng sorry. Sorry, Nak. And then I started crying. I started hating my dad since then. Noon, pangarap ko maikasal sa isang lalaki na katulad ng daddy ko. Pero starting that day na nag-separate sila, nagkaroon ako ng malaking distrust sa marriage. Parang para sa akin, kalokohan ang pag-aasawa. Bunsod ng galit, tuluyang lumihis ng landas si Jennifer. Sinasadya kong manakit ng lalaki, sinasadya akong makipag-break kasi ayokong ako yung maiwan this time. Gusto ko ako naman yung mangiiwan as part of my rebellion. Sa pagkalugmok niya sa kasalanan, saklolo na lamang ng Diyos ang tanging makasasagip sa kanya. I attempted to kill myself. Pero it didn't work out because I know that somebody who is sovereign is trying to win me back. Nung nakita ko na yung sarili ko na nagiging worse, nasabi ko sa sarili ko na, eto na lang ba ako? Parang hindi ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. That time, nire-reach out din ako ng ate ko at saka nung boyfriend niya. They were convincing me to attend a retreat. Tapos suddenly, sabi nila, oh, ako nang bahala sa pang-register mo. So, wala rin ako nagawa kundi sumama. That was my turning point. It was beyond my expectations. Personal ko na-encounter yung Jesus Christ na dati nakikita ko lang sa Biblia. Nagkaroon ako ng matinding realization of how I need a Savior. Na-realize ko that I was not fatherless. Meron akong Father in Heaven na nagmamahal sa akin. And I was never alone. Magmula noon, namuhay ng may takot sa Diyos si Jennifer. Dahil ang Panginoon na ang hari ng kanyang buhay, sumunod siya sa utos ng Diyos na patawarin ang ama. Sabi ko sa kanya, Dad, sorry kung ang tagal ng panahon na hindi kita kinakausap. Gusto ko malaman mo na pinapatawad kita. At kung sakasakali man, mabubuhay ako uli. Tapos papipiliin kung sinong gusto kong maging dad, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Doon na nag-start na maayos uli yung relationship namin.
Naging scholar si Jennifer sa kolehiyo at nakapagtapos ng kursong Mass Communication. Taong 2015, nang ipagkatiwala naman niya ang puso sa lalaking inilaan ng Diyos para sa kanya. I finally said yes to him kasi nawala lahat ng distrust ko sa marriage. Nagkaroon din ako ng lakas ng loob dahil alam kong binago ako ng Panginoon and God wanted me to produce a godly family na siya yung center. Ngayon ay katuwang ni Jennifer ang asawa sa pagtupad ng tungkuling pangalagaan ang isang simbahan dahil sa mainit na pag-ibig ng Diyos na dumaloy sa kanyang buhay. Naging maalab din ang pagmamahal niya sa pamilya na ngayon ay kapwa niya mga manggagawa sa Panginoon. If God did not initiate to reach out to me, most of all, kung di siya nag-initiate na ibigay yung kaisa-isa niyang anak, I wouldn't be here. There's no hope for me. But it is by the grace of God that I've been saved.